Hello mga ka-shippers, ako nga pala ang shipper na nabilinan na wag daw magbigay ng intro na mala-BL. So, hi, I'm gay. I'm Shipper Ryan. Ako naman yung shipper na at the same time, tanod din sa homebody, Shipper Kevin. At ako naman yung inyong shipper na astrologer na host ng Go or Go, adaming charot. Yun, basta. She has a life outside of this. Shipper VP. And welcome to So welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing through the latest and greatest waves of the BLCs. But this week we're not gonna ship into that direction because yes, nabasa niyo tama sa ating title, we're sailing away from BLs. Kasi walang BL So, anong pampait? Ganun, hindi. We're not sailing away from BLs like totally, but we're sailing away for this episode. We're giving ourselves a break from BL because... kasi parang for the past few weeks din, hindi din naman, ano, medyo matumal din talaga no, yung mga BL na pinapanood natin. And I think... To us, kami ni Kevin. To us, matumal. Pero I mean, like, tama ka hindi naman. Siya yung parang palumpalo yung ano natin, nagbabagang bakit. Wala. Kita, diba? Wala. Kasi, for announcement din na Keme, dito lalabas Keme, so next week yan. So abangan natin yung pagbabalik na yun. But for now, it would be just us and you. Tama. Oo. Magkwentuhan tayo ng ano, life outside of our life in shipping, ganyan. Kung meron so, man. Kung meron man. Meron naman. Grabe kay sa akin. I think. Pwede unearth na natin. Yeah, oo. Simulan natin kay ano. Kilalanin muna natin si Shipper Rai. Hindi, sa'yo muna Shipper Rai. Ano so, nakakatawa, no? Sa season 4 tayo nag-ganito, no? Oo. Oy, no? Very timely lang kasi it has been a year already, yes. The anniversary pa rin natin. The first and... And the last. Last. Oo. So marami na rin, kayo. Oo, marami na rin nag-ganap ever since our first episode. Oo. Yeah, and parang I think ang alam ng mga shippers sa atin ay mostly yung nashashare natin sa episodes. Diba? Like, outside of that, paano ba? So, simulan natin nga kayo. Yun, diba? Ikaw. So, alam nilang lahat ng pokpok ka, Kevin, but are you, ano, are you a valuable pokpok? Oo. Uy, pero ano ha, manok ko lang, ang ano, ang sex work is still work. Of course! Oo. Wala naman kaming sinabing hindi work yun. Ang tanong namin, eh, may kwenta ka bang, may kwenta ka bang pokpok? To you. To myself. Oh, go, Shipper Rai. Sige. Anong gagawin ko? Tatanong muna tayo. Si Shipper Rai, ikaw, ano bang mga pinagkakabalaan mo? Sino si Shipper Rai sa labas ng The Shippers? Ano bang taste mo? Good taste. Amen. Great taste. Ang taste ko ay... slightly salt. Meron. Ano pa ako sa labas ng shipping? Mm-mm. That's a wonderful question. Stalling tactics ka doon. Could you repeat? At least, hindi. Could you repeat the question, please? At least, hindi translator, please. Ano ba ako sa labas? Tulad ng intro ko, I am very gay. So, yun. Obviously. You know, gets naman. So, kung wala naman kasi yung pinapanood na rom-com na badingan, I have my bading reality shows. So, parang hindi ako nauubusan din talaga ng content to consume. Kasi I know where to find them. Yung reality shows, porn, reality shows, drag race and before, well, may Project Runway pa before, and yung mga katulad niyang ano, design shows, yan yung mga hilig ko. Tapos
if I'm not watching, hindi ko rin talaga mag-drawing. Yun din naman yung ano ko, line of work ko. Graphic design and illustration. Although, lately, nung nagsimula nga yung pandemic, very skewing BL yung mga dinadrawing ko. So, very influencing kasi of ano. So, kung hindi BL, it's my other hobby, which is video games, yung nag-influence sa pag-drawing yes. ko. Yes! So, yun lang. Ako, very, ano ba, very homebody-ish lang ako. Kahit na walang pandemya, talagang ano lang ako. Mahilig ako mag-stay sa bahay. Yun nga lang, napasobra ngayong pandemya kasi that's all that I can do, mag-stay sa bahay. I mean, introvert ako, pero gusto kong lumabas. Parang ganun ako, parang maraming, parang before the pandemic, nag-work from home na rin talaga ako. So, kabaliktaran ko most people na gusto nila ng, after working sa office nila for the whole week, gusto nila isang araw sa bahay lang, parang ganun. Ako baliktad before. So, kailangan may isang araw akong nasa labas. Kaya ako nakakaabot ng TXF. QC. Kaya ako naabot ng future na alam mo na matagal na natin ginojoke. Sadly, sarado na siya ngayon. Pero I'm sure at one point, nagkasalubong na rin kami ng mga ibang shippers doon dahil ang layo nga. Oo, QC. Totoo. At ang mga kasama ko all living sa north or east or northeast or basta very far from here. Oo. So yun lang ako as a person outside BL, I am still very gay. So well, parang kumbaga, kung if I were to sail away from BL, nandun lang ako sa katabing island. Oo, ganun. May malapit lang. Tanaw mo pa rin. Tanaw ko pa rin. Oo, pwedeng langoyin. Oo. Tapos ayan, drawing. Ano pa ba? Like it ng music. I'm a very basic gay. True. Oh, naiinig ng music. Most music ko na rin naman. Hindi naman din talaga hango sa BL. Parang we have a separate playlist for that. Kami ni VP nga, parang ganun. Yun lang yung pinapakinggan ko from time to time kung gusto makinig ng BL. Pero musical taste ko din talaga is very gay but not very BL. Okay. So, yung mga Lady Gaga, ganon. Gaga, ganyan, very pop. Medyo, minsan skewing, folk, indie folk, ganyan. Yes. Core, yung term nila. Cottage core. Basta, I took a test before, parang yun daw yung leaning ko. Basta, Brandi Carlile, Tiga Dansara, mga... Si Tiga Dansara ba, indie? Tibo. Yes. I love my tibo. I love my tibo. I love my lesbians. Sa music. Okay. Love ko yun. Tapos yun, ano pa ba? Yan, meron ako, andito yung switch ko sa likod. yung likod mo, Ray. Yung likod mo. Malamig-lamig pa naman ngayon. I can bend my back. Ayan, aking right. Switch. And my forever game na nakita ni na VP, Hades. Hades. Nilalaro ko at the moment. Pandemic games ko are Hades and Animal Crossing. Oh my God. Oh, by the way, may update si Animal yes! Crossing. Oh, see, saka may DLC. Na parang... Happy Home Design levels. Magkakaroon kasi ng cafe yung parang baliw na baliw ako. The fact na magkakaroon siya ng cafe, tapos pwede ka na magluto, tapos pwede ka na mag-farm. Tapos may DLC, may paid DLC na magde-design ka ng yung resort. Mga island, archipelago na iyan mo. Tapos
dagdag sa pag-design mo ng bahay, magpwede ka na magkaroon ng partitions, ng ng accent from wall, the ceiling. Mag-hang from the ceiling. Oh my God, grabe, tuwan-tuwa kami doon. Tapos may bagong villagers din. May bagong village. Tapos yung isa doon, ang pangalan ng villager, Sasha. Tapos gusto ko siya makuha. Because everybody knows her. Sasha! Nobody knows her. Gusto ko siya bigyan ng walk-in closet sa bahay niya. Yun. Diba? When she goes out of the closet, she's still in the walk-in closet. Sasha. Ayun. In fairness, yun. Ay, oh my God. Yun na ba yung pinaka least na bakla ko? Animal Crossing. Is it though? Is it? Is it though? Oo. But yeah, sobrang okay. Ngayon ko napagtanto na I'm very gay nga. Yeah, but you know, nothing to be ashamed about that. I mean, oh naman. Kasi hindi lang ako hanapan ng ano, ng layers soji wise, eh wala kayong makikita. So nice. So so dun sa mga na-mention mo, ano yung most una mong lalapitan when nagsasawa ka sa BL or parang you feel like you need a break from BL? Kasi aminin natin, as podcasters covering that kind of content, minsan parang okay, ano, required siya, ganyan. Wala pala tayong ano, no? Video game podcast. Wala. That we should. We should. I mean, we should have. Hanggang tayo pa tong Switch. Charot. For gamers. ito saka drawing. Kasi I have my tablet here, my drawing tablet. So, they're all within reach naman. Oo. Although, may times na, ito na nga, since pandemic, may times na hindi ako nagkaroon ng motivation to draw. Basta, yung slump ko. My God. Oo. But we all feel that. Oo. So, yun na yung sa akin. Wala na ako idadagdag. Okay. That's all from my end. That's it from my end. No more questions. Thank you. Thank you. That was cap off. Okay kayo naman. Sino ang next natin? Hindi, pero wait lang. Bago tayo mag-next, mag-quick music break muna tayo. Because what? This is a music and talk episode. What? May ganon effect. Ganyan. So, dahil nag-guest kami kay Shipper Leif last week. Last week yun, di ba? So, share mo lang. Aagawin namin yung format for this episode. Hindi, actually, nagsumbong kasi sa HR. Nagsumbong kami sa HR na wala kasing breaks dito sa show namin to. Sa show. So, yan. Napagsabihan ang kinaukulan ng The Shippers. At ngayon, magkakaroon tayo ng quick music break. Oo, ganyan. So, pero magko-comment kami. if you're listening on Spotify, so this will be a legit music break. So pagpi-play yung track, but if you're watching us on YouTube, makiki-comment kami in the background. Habang pinapanood natin yung music video. So syempre, Rai, introduce mo na yung song choice mo. And coming up next is a song by Adele. Charot, bagong-bago. Ayan, so now we're back. We're back. And, doon sa mga nakinig on Spotify, sana nagdrama din kayo. Kasi nagdrama din kami. Pinanood namin yung video. At talaga namang, di ba? Pagawarin niya rin yung vidcast namin. Dala namin kuda. Oo, totoo. Hindi ma-appreciate. So, buti na lang nauna tong Spotify. Kasi, di ba? Kung tawag dito, kung nauna yung vidcast, abad na imber na yung mga makikinig. Basag na basag kayo. Oo. Hindi, pero to be fair nga, di ba pinag-usapan kanina na about sa song na yan, na ang daming naulol, di ba? Marami may mga tao din na parang keme lang B, yung gano'n. Ikaw yun. Ako yung naulol. Ikaw yung keme lang. Hindi naman sa keme lang B, pero okay siya, gets. Okay siya. It's Adele, yung ganun. But I get where you guys are coming from na yun nga yung musicality na sinasabi. Wow, akala mo naman na voice. Natuto. I don't get it. Hindi ko lang kung sinasabi ni Bibi kasi gusto ko lang yung kanta. Kasi, kasi actually mahirap. Mahirap yung song, ha? Mm-hmm. Fair. So,
Kaya ang ganda nung ano, ang ganda nga nung musicality niya. Although, for me lang, I just felt na, I think nga, kasi nga humahanap ako ng parang, ano, Rolling in the Deep, Keme, ganyan. Ganong effect. Or ano, Chasing Pavements, parang ganun. Hindi, yung Chasing Pavements, parang ganito. Nag-text si Adele sa akin, sabi niya mag-abang-abang ka daw, November 19. Baka daw nandun sa buong album niya, di ba? Tapos sa pinangungunahan mo ko. Nawala akong ganon. Kiss on me. Diba? So yun. Kapisado nyo na ba? Oo naman. Ay, what diba? Do you think of us? Yes. Thinking of you? Thinking of you? I think not. Diba? Kapisado na yun. Saka ano, ako, yung pinaka nagustuhan ko lang talaga dun sa kantang yun. Yung progression nung ano, nung pre-chorus niya, verse to pre-chorus to chorus, na parang, oo, na ang swabe. Tapos biglang, walang bagsak, walang anything, tuloy lang tayo sa gawit. Galing. Tama. Yun. Actually, yung galingan niya. Galing naman talaga siya. I mean, no doubt. Oo, diba? Hello. Sana ako din. Charot. Ayan. Tama. Anyway, oo. Anyway, speaking of you, Speaking of you, dahil pinalik mo naman na sa'yo, diba? Uh-oh. Ikaw ba si Super VP, aside from alam nating astrologer siya, ano pa yung astrologer? War or no war? War, ganun. War? That's me. And what about it? Saka, ano nga ba ang trabaho? Trabaho? Ano nga ba si Shipper V outside the Shippers? The world of BL. Oh, well, outside of BLs, well, yun nga, na-mention nyo na rin, so podcaster din talaga ako, like, iba pang area, di ba? Andyan ang astrology, andyan yung wow or no, tapos andyan ang buong pamilya ng Bank Collective. Wow! Ganun. So, yun minsan mga... Oo, pinag-aaral. May promote pa ganun? Of course! Parang hindi kayo parte nun, ha? Ayan. Hindi nag-place yung punk dito. Charot. Walang nga. Walang bayad. Sorry, wala parang pawain na ang Bank Collective. Soon, gano'n. Tapos, but outside of the podcasts, ang dami ko ding ibang parang interests pa, I guess, and mga hobbies. So, yun, number one hobby ko, I guess, ngayon is language learning talaga. So, yun, at nakwento ko na rin naman na before na nag-aaral ako ng Thai. Tapos, it's been over a year na din. Parang... Ah, talaga? Oo. Kasi, pang ano ko na to eh. Pang fourth. Pang level four ko na eh. So, yeah, season four na tayo. Season four, di ba? In 1 year, tatlong cycles lang. So, fourth cycle ko na to ng Thai classes. Tapos, yun, nag-aaral na rin ako ng Korean. Recently lang nag-start, parang a few months ago. Very, very raw, very, very fresh pa, ganyan. Pero ang saya. Tapos ang ironic na hindi ako marunong mag-Tagalog, tapos nag-aaral ako ng ibang languages, di ba? Oh, galing. Why is that? Good for me. Charot. Hindi, feeling ko naman Tagalog kasi yun nga, I can learn from where I am, the people I'm with, ganon. Apparently, diba? You haven't. Excuse me, I won that episode. Wow, by a mere, ano? 0.5. Huwag kang, ano, kapag malaki masyado. I'm so sorry, okay? Charot. Tapos, Ano pa ba? I'm a very big advocate of mental health and parang mindfulness din talaga. As a person, clinically diagnosed with social anxiety disorder or SAD. Kaya pag sinabi kong SAD ako, alam nyo na yung meaning. Ganon. That's that. Social anxiety disorder. gusto ko yung idea, alam ba magre-respond to that? Nga, eh. Hindi, so ano naman siya, it's well, it is a serious thing, pero
Yun, na-diagnose ako a couple of years back pa. So ever since then, but I've been working on myself, but also been advocating for people to get help specifically for your mental health. Tama yun. 'Di ba? Kasi lalo na ngayon pandemic, like ang daming tao na nagtatanong na where can I seek help, kahit psychiatrist, psychometrician, or 'di ba? Ang daming na parang ang hirap now kasi parang hindi mo na-experience before, 'di ba? Before the pandemic, pre-pandemic. And then now you are actually experiencing it. Na tama ka, mahirap nga humanap ng someone to help, 'di ba? To help. Yeah. Tapos all the more pa kapag ano, takot ka ring magpatulong kasi 'di ba some people natatakot sila na parang ayoko mag parang stereotype ganyan. Oo, or parang ma-diagnose. Ayaw, yun yung isa eh, na ayaw nila ma-diagnose. Oo, tapos yung iba iniisip kasi parang may gamot pa yan and what not ganun. Oo, but yun, so I've been really advocating for that. Every time there's an opportunity to talk about it, I do talk about it. Kasi hanggang ngayon, parang ilang taon na rin naman nagme-meds pa rin ako. Every day, ano yun? Cocktail of medication yun. But it helped me cocktail. Yeah, cocktail. It's the only cock I've had like for a while now. So, wow. Right? It's been... I think it's been like about 2 months. Ganon. Wait, pero... curious lang ako. At least, hindi siya nagka-clash with your ano alcohol consumption. Kasi... Yeah, hindi naman na. Yung ibang mga gamot ko before, yun talaga yung hindi ako pwedeng mag-coffee, hindi ako pwedeng mag-alcohol. Yun. Ngayon, controllable. And then sometimes, ano na lang din, self-control na lang din talaga. Na if I don't need to drink, I won't. Tas minimal amounts, ganyan. Yeah. Can't for rye, I guess. Oh, pero ano yun nga, kung actually tama ka naman dun, Shipper VP. If we can, parang tayo dapat nga maging advocate of mental health kasi admittedly, halos na tayo na-experience yung ano, diba, anxiety. Well, I mean, kailangan pa rin, mas ngayon, kailangan i-prioritize talaga si mental health more than anything. Yeah. So, ano din talaga siya. Parang it's really something na we should always be ready for yung ganong klaseng conversation. Kasi you never know who amongst your friends or you never know if ikaw din mismo kakailanganin yun, di ba? So yun, I do that on the side, ganyan. Tapos, ang trabaho ko, primarily, ahensya setting, ganyan. Let's just say it's an ahensya setting. Yung mental health talaga. Girl, good luck. Talaga, ubusan the to. Stress. Well, actually, tayong tatlo, diba? I mean, nandun sa same... Very, ano lang ako, very skewing. Skewed toward design lang never, talaga. Never in that, Skewing, ganyan. Tapos, yun, ano din doon, di ba? Very high-pressure environment din ang ahensya. Talagang... Lalo na events ka. Girl, totoo. Diba? Online and on-ground me. Kahit na pandemya. Oh, di ba? Isang malaking good luck, ganyan. Yung ginagawa ko for work. And sometimes, parang may mga times din na yun lang yung ginagawa ko. So, naghahanap din talaga ako ng outlet and BL was one of my outlets talaga. Like, ewan ko napansin nyo, pero gabi ako nagko-comment sa group chat. Kasi bago ako matulog, doon ako nanonood. Pamparelax, ganyan. Para makatulog ng matiwas. Wow, maraming gana. Paano kung tipong yung sa Cherry Magic, yung mga later episodes. Paano ko nakakatulog doon? Itzai, paano ko nakakatulog doon? Diba? Hindi, yung mga ganun diba? Na papanood natin siya together or like we make an occasion out of it. Pero yung mga normal-normal lang, ganyan. Oo. Oh, so paano ko makakatulog kung kunyari nanood ka ng Peach of Time tapos shit yung episode? Nanood ako something else sa YouTube, ganyan. Cheese making videos, ganun. Tama. Pero kung halimbawa outside of BL, anong papanoorin mo? Mag-fail away ka for a while. Sabihin, or kunwari, bawal manood ng BL, gano'n? Oo, sabihin natin ng ano. At least point, may gano'n talaga. True. Pero, ako,
yung iba kong pinapanood mga sitcoms or comedy in general, comedy series, lagi ko siyang inuulit-ulit. I like na ulit ko na yung buong Modern Family season 1 to 11 siguro mga 6 times in this lifetime already. Ako ano, yung ganyan ko is ano nga Unbreakable Kimmy Schmidt. Nakakatapos ko din lang earlier this month. So, since nakuwento na nga ni VP sa atin na inulit niya yung Modern Family, guess what? Nasa episode 10 na ako ng season 1. Ng bata-bata pa nila. But like, sobra! Naalala ko pa pala, parang, oh my God, ito pala yung episode na ano, first season lang pala yun, yung kay Meryl Streep na ano, she can play Batman, ganun. Oo. Naalala ko pa, oh my God, I love it. I love it. Meryl Streep can play anything. She could play Batman and she'd be good. Inagtitimpi si Cam kasi parang hindi pwede maging bakla dun sa ano, sa play M.E. Ayun, tapos, yun, ngayon, ang inuulit ko ngayon actually is Brooklyn Nine-Nine. Nasa season 3 na ako ulit. Nine-Nine! Wait! Tapos, ano? Sobrang favorite ko na siya. Okay, so parang... Ang ganda niya, diba? Ang tanga-tanga, pero ang ganda. So, sobra. Magsaya talaga. Lalo na si Gina. Nasa episode na sa season 6 na ako. And... Sobrang love ko yung mga Halloween. Yung Halloween heist. Yearly traditions nila. Sobrang bet na bet ko. Tapos sobrang involved na si Cheddar. Thanksgiving. Nandun ako sa season 3 ngayon eh. Yung nagbabud na yung relationship ni ano ni Amy. Saka... so ni Peralta. Yan, cute naman yun. Parang minsan ako awkward lang talaga ako sa kanilang dalawa eh. Parang any, every time na maulit ko yung part na yun of Brooklyn Nine-Nine, parang Diyos ko kayong dalawa tigilan nyo. Parang gusto ba hindi? Game na. Ano, lapag. Ganon. Medyo matagal din yun eh, no? Yung drinag nila. Yung tension nila. Or a tear fell nung ano, nung tawag dito, nung wedding. Napag-gasp ako. Kasi nalala ko sa friend si Phoebe naman, 'di ba, doon outside. So nag-gasp din talaga ako doon sa ano. Kasi gayong first time ko mapanood eh. Anyway, sorry, go. Ayun. Tapos, yun, ano pa ba? Ang dami kong comedies na pinapanood. Yan, Kimmy Schmidt, Friends na mention mo, inuulit ko rin yan minsan. The Good Place, favorite ko inuulit yun. It's like a philosophy lesson every time. Oo, sobra. Ang ganda. Galing. Ang ganda ng show na yan. I have yet to repeat. Tutuloy ko. Pero sobrang galing. As in. Oo, parang napag-usapan natin yan minsan, Shipper Kev, na ano, kailangan mo matapos yung season 1. Oo. Tapos after na sobrang blown away ka. Actually, latter half pa ng season 1 mo siya ma-appreciate din talaga as a philosophical chuchu-churcher. Oo. Yun, sobrang ganda nun. Ano, yung Buddha. Yung Buddha. So yung Buddhist. Yung Buddhist. Si ano? Jason Mendoza. Siya yung Buddha. Hindi siya si Buddha, ha? Oo. Monk lang siya. Yung Buddha. Yung Buddha. Ganda. Tapos, ano din, nanonood din ako ng, actually, nanonood din ako ng K-drama. Minsan. Like, especially lately, nung nag-start ako matuto o mag-aral ng Korean, and I've been into, like, K-pop a lot. Nanood na rin ako K-drama. So, minsan, kapag kailangan ko mag-review ng Thai, doon ko sinisave yung panonood ko ng mga Thai, BL, ganyan. Tapos, pag magre-review na ako ng Korean ko, manonood ako ng K-drama. Diba? Medyo aligned, ganun. And then, lastly, yun, music. I think, ito yung least part na sinishare ko about me. Kasi like, minsan kumakanta lang ako, like, video sessions by myself, ganyan. Cover. But, yun, minsan nagpa-produce din ako ng music. Mostly, mga stems ng, yung eto, di ba, yung sa Shippers, madali ang ano lang yan, madali ang loops lang yan. Pero, yun yung ginawa ko yun. Theme ng sa Astrology and Woe or No din. Ginawa ko yung mga music clips na yon. So, hindi nyo ba alam yun? Okay. Alam nyo naman yun, di ba? Talaga? No!
Oh, na-insulto ko bakit? Oh my God. Sorry. Ginawa ko siya. Asa na kasi yung vinyl, charot? Where are your albums, charot? Where are my albums? Paskil mo sa wall. Oo, ano, very musical. Oo, parang ako, nag-platinum ang aking ano. Producer pala. Oo, producer levels things. Ayun, yung mga theme music ng mga podcast, ginawa ko siya by on scratch. Pati yung bunk, yun sa video, yung unang tunog nun. Yun, from scratch yun. Alam yun. Ko, oh, ikaw gumawa nun. Oo. So yan, yung theme music, now you know na yung theme music ng Shippers ay hindi po stock. No? it's okay. It's no. Okay. Alam mo, kasi diba ako yung nag-edit? Ako yung nag-edit sa yung mga Wednesday episodes. So para sa akin, dito na check ng YouTube. Kasi diba may check ng YouTube? May copyright? So kaya grabe pala siya. Siya gusto pa niya mahuli ko ng YouTube. Ako alam kong stock, so okay lang kay YouTube. Okay lang, oo. Si Kevin pinangarap eh. Ganun, oo, gusto pa niya mahuli ka. Uy, ang galing naman. Ang galing pala ng video. So, ayun. Grabe naman siya. Sakto lang. Sarat. Yun, so mm-hmm. Nagpo-produce ako ng music. VP is very productive. Very producing. Ganun. Ayun, tapos pag-board. Totoo, lahat. Charot. Yan, pag bored ako, andyan yung gitara ko. I play the guitar, keyboards, drums, pero wala na akong drum set. Ganung bagay. So, digital instruments na lang tayo ngayon kasi wala tayong space for that. Ayun. Saka video games din every now and then. Pero like, hindi ako super big gamer. Like, may mga specific lang akong love na nilalaro. But music, I think, was the biggest ano, yun yung biggest personality ko outside of ito, yung nakikita nyo. Kasi, okay. Yeah. Kasi kay VP Music, ang kanyang personality, ako gay. Okay, later. Gay music pa rin, gano'n. Hindi, pero kasi, di ba parang, ay sir, pag hinalungkat niyo yung Spotify ko, there are like a ton of playlists na iba-ibang genres, moods, and kung saan-saan galing, gano'n. Like, lately, sobrang baliw na baliw lang ako sa Thai pop and K-pop, lalo na K-pop, Diyos ko Lord. So, ayun. Pero music has always been part of my life. Kasi pangarap ko nga dati maging DJ sa radyo. Eh, to be Mr. able to play DJ, music. Mr. DJ, can I? Yes. Exactly. Ayan. So, ayun. Yun lang naman. Yun lang naman si VP outside of BL and the Shippers. Ganyan. Kabong. Oo, ayan, kabong. Sail away ka na permanently. Charot. Mag-produce ka na lang, Janet. Awaw ha! Hindi, at dahil gusto mo nga maging producer, gusto mo nga maging radio DJ, sige nga, i-introduce mo nga yung song mo. Oh, sige, pero wait lang. Iaano ko muna ha. Grabe! Nag-USD Tiger Radio ako. May sinend ako sa private chat. Yan yung lyrics ng song para masundan nyo if you want. But also, pwede nyo panoorin yung music video. It's super cute. Tapos, yun. Ito lang yung medyo recent, ano ko, LSS, ganyan. Because I love this song. Anyway, yun. So, we're gonna take a quick music break. And the time now is currently, charot. May oras, radyo pa rin. So, So for the Shippers, I'm gonna play you a song. It's called Out of the Blue by Dawn. Very Rai style nga. Ako gumawa niyan eh. Charot. Ay, talaga? Ano lang siya, it's about pondering on life, ganun. Okay. Kaya siya naglalakad-lakad. Kasi diba, pag naglalakad ka, usually doon ka naman talaga nakaka-isip. Oo. So yan, parang what goes through your head while you're walking, ganun. Pussy! Oh, makalande. Diba, cute. Hindi yan din ako maglakad eh. Ganun din. Delicious. Naman na kami maglakad by the way. Totoo. Pero, sa
nakakaloka. Pag naglakad ka ngayon, sobrang init, babaskilin ka lang. Then, di rin tayo nasanay maglakad for 1 year, diba? Oo. Magpapret-pret pa lang sa mall, nakakapaskil, nakakaloka. Totoo ba? Oh my God, I'm looking forward. Hindi ka nasanay... Hindi na sanay maglakad. As in, ang sakit na rin sa talampakan. Totoo. Ay, may lalaki. Yes. Pakabakla. Ay, may lalaki. Sa'yo. May mas babakla ba pala sa akin? Oo. Yung lalaki dyan, yun yung nasa, yun yung wallpaper ko, by the way. Saan? Thank you. Pwede naman. Don't. Ano man. Matunda na siya. Networker? Alam mo yung isa ko pa namimiss pag naglalakad. Yung kapag may mabagal sa harapan ko. Gusto kong... yung gusto mong bigwasan, gano'n. Oo. Unahan. Oo, hindi. Gusto ko siya saktan eh. Hindi lang unahan eh. Parang, tabi! Ang hate ko pa. Yung biglang babalik. Yung nagla- ang bagal pa. Gusto biglang babalik. Hoy, hoy. Sarap bigwasin. Yung version ko of road rage eh. Kasi hindi naman ako nagdadrive. So. Oo. Pero gets naman yun. I mean, I have that too. Ako din. Kaya pala, hindi kasi nagdadrive ako. Pero wala akong road rage. As in like, go lang. Tumingit kayo, keme lang bigan yun. Pero yung ano, yung ganun. Sa lakad. Kaya lakad, no. Pagkita mo ng elephant. Swimming siya. Noong high school, ganun din kami pag medyo mabagal yun na sa harapan. Kakanta kami, Ave. Ayun. And we're back. So, ayun. Sana na-enjoy nyo yung song na yun. That's Out of the Blue by Dawn. And nice. Cute, no? Parang pang simula ng umaga kind of song. Yun. Tapos, ano siya? Panlakad. Oo, panlakad. Yun, by the way, pinanood namin yung video sa ano sa YouTube. So, panoorin nyo rin to on YouTube. Dami namin kuda doon. Tapos, quick ano lang, quick eme lang. Kasi, there's this lyric dito sa parang... dito sa song na yon na parang if I were to go back to those times, what would it be like? In just one moment, will I be able to stand on the path of choices? Pero parang medyo deep, but it's yun, parang alam mo yung mga sudden thoughts na bumabalik sa'yo na what if iba yung ginawa ko ng time na yun? Or like, what if I did this? What if I did that? Mga ganong daydreaming kind of effect. So wala lang, yun yung ano nung song. Bakit? Kung meron kang pagkakataon bumalik sa isang pangyayari sa iyong buhay, anong babalikan mo at bakit? ako parang wala naman. Wow, I have no regrets. Wow, charot. Hindi, alam mo, I have one solid regret pala. And that sino? Is... O hindi tao, hindi sino. Hayat. That is, na-bring up din to nung nagre-record kami sa astrology, but that is, sana naniwala ako sa nanay ko nung sinabi niya gusto niya ako mag-artista nung bata ako. Aww. Parang ando na. Oo. Sana naniwala ka. Hindi ko tinuloy eh. Hanggang tatlong commercial lang po tayo, mga kaibigan. Pero sana tinuloy mo para meron kaming ano, friend na nasasakyan namin yung clout niya. Charot. Wow. Ayun, at tanong, friend pa niya tayo? Hindi. Siyempre. Grabe. I'm gonna say no. You never know. When she's up there na and we're still down here. No, excuse me. I will never. Charot. She's anyways, the queen of Hollywood. Wow. Doon tayo sa totoong queen na. Mapunta tayo kay Shipper Kevin. Ang ganda, di ba? Ang ganda transition. Ganda. Oo, lang po. Ikaw, Shipper Kevin. Sino ba si Shipper Kevin sa labas ng The Shippers? Okay, so after a year, no, ang dami nangyari. Yung mga recent updates na lang. Kasi nga, parang na nakausap, napag-usapan naman natin to sa mga first episode. Pero, pareho rin ako na ni Shipper VP na nasa advertising, but I'm more on the account side. And then, so kalaban?
Hindi. More of... Ah, hindi ba? Kami yung nagmamanage ng projects nila VP. Parang ganun. Kakampi. Siya yung accounts, ako yung creatives. Ganun. Siya yung creatives. Oo. So, parang kami naglalaban nung ideas nila, ano, nila VP sa clients. And then, sobrang tama, sobrang stressful. That's why, nagpo-podcast ako with you guys. And, if I'm not a podcaster, I'm also a cycling instructor. Sorry. Yeah! Yes! Ano, let's go. Bilang gusto nating maging ano, gusto nating maging tawag ito fit. Ride ka nga now, charot. Demo. Diba, try natin. Iakyat mo yung bike mo diyan, dali. Hindi kasi passion ko talaga mag-dance. So ever since nung college, dancer talaga ako. So, sample. So as a dancer, then di ako professional dancer. Pero I dance. So and I found it sa cycling. To be fair, sobrang nakaka-addict siya. Mm. If you like to dance or just groove with the music, doon ko siya nahanap. Other totoo. Than that, diba? Ang saya, diba? Oo, as a cycling person myself. Oo, enthusiast, diba? Oo. Diba? Numuntik mo na maging kalaban ng studio, by the way. Charot. Exactly. Dahil talaga? Oo, nagka-training na yun. Si Bakala. O, di ba? Kalong. Ang nakakarating araw yan ng alabang eh. For as something else. Charot. Oo, for something else. Ano nga naman, cycling lang. Siyempre, iba yung nire-ride. Iba yung nire-ride. So, ikaw, Kevin. Ikaw, Shepard Kevin. Anong pinakamalayong naabot mo for a ride? Ay, oo. Ilatag mo yan. Nakwento na niya yan. At saka magkano ang ginastos mo? Oy, wala kang ride na nangyari. For a chance to ride lang yun. For a chance to ride. Huwag kayong ano dyan. For a chance to ride yun. So, anyway, saka natin pag-usapan yan. I'm being a cycling instructor. I'm also part of Homebodies, the marketing team nila. So I'm a tanod. Tanod, if you're a member of the Homebodies na Facebook page and talking about yung mga budol sa bahay, ganyan, and stuff like that. I'm also part of it, but more of on-ground events ako. Kasi yun ang daming nagaganap doon. So, papabudol din ba kayo sa akin? I think you should. You should. Mm-hmm. Follow us. Homebodies. Yun. So, yun. Ang dami kong ginagawa. And gaya ni VP, bilang gusto natin ng mga chinito in life, ako naman, nag-aaral ako ng Mandarin. Bilang mahilig tayo sa mga chinito in life, let's power through, diba, those Mandarin skills. So, nag-aaral din ako ng language. Well, it's more of for work, no? Sure. To me. Promise. Work by history for. Parang hindi. Uh-huh. For you. Tama, diba? Para maintindihan ko na rin kapag nanonood tayo ng mga Taiwanese na BL or Chinese na BL. Diba? In fairness, may balik pa rin talaga, no? Kahit walang pa rin talaga, no? Kahit sail diba? Away episode siya. Oo. Never pa rin talaga makaalis natin siya sa BL. Ayun. So yun, dami kong ganap in life. Kaya recently, recently, hala pa isa-isa yung panood ko ng BL kasi nga daming nagaganap. But since next week, marami na mangyayari, I think I'll be on top of it. On top of it! Wow. You're gonna ride it. You're gonna ride it. You're on top of it. Ayun. So yung tanong, ako na rin ba magtatanong sa sarili ko? Ako na. Go. Anong tanong yan? Pasaka muna eh. Ikukyu ko na eh. Pero sinabi mo, sige, ikaw na. Do the honors to yourself. Bilabida. I hope I like it. Diba ko rin ba magsisail away from BL? Okay, so to be honest, wala ako kasing K-drama. Kung kayo, kung may mga maki-drama, diba? Ako, tagang BL yung go-to ko. And Friends and Brooklyn Nine-Nine, so for now. kaya yung Netflix sa akin, I would say sayang. Kasi parang grabe yung, kung kayo 6 times yung napanood yung Friends, yung Modern Family. Ako putang ina, parang 20 times ta ata, naikot ko na ata yung series na yon. Pero ngayon,
hanap ako na iba, sabi nyo, 9-9. So, yun ako now. Pero, ang go-to ko talaga, mga BL, kasi, ewan ko, simula last year, hindi talaga ako makidrama at all. Maano ko kita mom ko, para mas CSI, yung mga ganun, mga SWAT, ganyan, ganun, na show. Pero wala na kasing Fox, halimutokin na kasi ng Disney. Oh, wala na lang grievances dito against Disney. So Disney Plus, kailan daw dadating? Kailan kayo nandito? Nakakaloka. So pati Fox, sumasan ako manonood. Oh my God. So, parang nauubusan ka ng avenues. Love, Victor nga, napanood mo eh. Oh, hindi, nagpakwento lang siya. Diba? So yun ang mga aking extravaganza in life. Ayun. Pero like, anong mga other than yung mga crime and ano, and whatever, ano pang mga genre may enjoy mo? Para naman mag-recommend kami, diba? Oo, given yung po. Oh, hindi, eto, recent, kasi diba sobrang hilig, in films naman, sobrang hilig ko sa mga sci-fi, dystopian, zombie, ganyan, apocalypse ng mga movies. Kaya ngayon nanonood ako ng The Foundation through Apple TV. Maraming salamat kay Shipper VP dahil you're welcome. Sinign up ako sa Apple TV nila. Pamilya. May one year pala ako libre dun. So, wala na lang. So, kasi pinapapanood nila sa akin, Ted Lasso, which I will. Yun din, naka-save yun sa akin. Ted Lasso Foundation. Ano yung Good Morning? Ang ganda talaga. Good Morning Show. Yun din, isa pa yun. Pero nung Foundation. Foundation. Ang ganda talaga. Rai, magugustuhan mo yun. Kasi nandun si Lee Stace. Oh my God! Alam nyo ba? Daddy! Ang lala talaga. So, sobrang gusto ko na siya ever since Pushing Daisies. Oh my God! Ako rin lang. Kami ng mom ko. Shot doon, pero sobrang adorable niya doon. Nung kinantahan din siya ni Kristen Chenoweth ng ano, Hopelessly Devoted to You. Diba yung second to the last episode ata yun? No Eternal Flame yun. Ah, okay. Kabisado. Alam ko yung show na yun. Ako din. Pero hindi siya natuloy, diba? Oo, na-cancel siya. Kasi mahal-mahal ata ng pag-produce nun. Tapos parang at the time, ayaw gumastos ng ABC. Mahal eh, kasi ang ganda-ganda nung set. Nung mga set, di ba, sa show, yung pie hole, yung ano, basta lahat. Panoorin mo itong Foundation. Yes. Epobadan session. As in, tinitipid ko siya. Because... And ano, as in, sobrang bagay niya dun sa episode, sa show na yun. True. To be fair, kasi magaling naman talaga umate si, ano, si Lipis. Yeah. And aesthetic-wise, it's amazing. As in, years beyond us. Hindi ko alam, pero ang ganda niya. Kung yung mga panahon niyo, Rai, siguro yung Star Wars, sobrang gandang-ganda na kayo. Ganun din sa generation now. Kaya kalabas, may nalabas pa yung Star Wars hanggang ngayon. I think Kevin meant A New Hope, ha? I don't get it kasi hindi ako Star Wars fan. Okay. But anyway, ang ganda. Ay, basta panoorin mo. Isingit mo siya kapag ano. Matagal lang 1 hour eh. No, per episode. Mm-hmm. Pero yun. Yung mga ano. And music. Oh yeah. Ako na naman. Sige. Speaking of music, since nga nagtuturo din talaga ako ng cycling. I'm into EDM, R&B, and hip-hop, tsaka pop. Actually, dami, di ba? Mm-hmm. Pero yung mga yun, na ano, ini-influensyahan ini-influensyahan ko na rin si Kevin sa K-pop. Binibigyan ko mga cycling-friendly songs. Oo nga, nagkakaroon nga siya ng ano, play, I know, di ba? Nagkakaroon ka ng mga K-pop. Ano naman talaga, ever since naman din ng college, exposed na ako sa ganyan, sa mga K-pop. At sinasayaw namin yung mga, well, sinasayaw namin yung ibang mga, ano, mga sayaw ng Super Junior. Saka Super Shiny. Junior pa nung ganoon. Ay, hindi ako ma-shiny noon eh. Ma-shiny ako noon eh. Ah, okay.
Yun. Tsaka SNSD. As a bakla. Bakla. Bakla ka ba like me? A genie for the world. Genie for your wish. Hindi talaga ano, hindi na rin talaga maalis sa atin. Hindi na maalis sa atin yung BL kung totoo sa hindi rin maalis sa pagiging bakla. That's I love that for us. Wala na talaga. It's ano eh. Connected. It's who we are. Diba? And speaking of that, no, speaking of who we are, here's a song from Kim Petras called Heart to Break na narinig ko sa RuPaul's Drag Race kasi nanonood din naman ako noon. Na narinig ko sa All Star ba to? Tama ba? Or hindi? Ito yung regular, ano, regular... I forgot RuPaul. Kung kailan to na lip sync. Last year, All Star to. All Stars to. First episode. First few episodes na lip sync to. And kaya ko gusto kasi na-realize ko, na-research ko na si Kim Petras pala was born a guy. Yes. And then and then sobrang supportive ng parents niya. And 2 years old pa lang daw, alam na ng parents niya na girl siya si Kim Petras. So talagang trend from the transition and everything, talagang supported siya. Mayaman. Mayaman ng pamilya. Oo, so, diba? Pata, diba? And then, sinuport na siya. So, sobrang LSS to like always. So, kapag nag-gym din ako, pinatutugtog ko to sa akin. Kasi, ayan, akala. Kasi bakla ka. Oo, akala niya Brusco music, no? Pero hindi, ito mo. Ayan, so i-cue mo na ulit, Kevin. I-cue mo na yung song. Yeah, so here's Kim Petras. Oh, nawala siya. Okay, sorry. Hindi siya sa akin. Ulit ka? Wala ako. Ulit, isa pa, isa pa. Ulit ka ba? Isa pa. Okay, kasi nawalan ako na internet. Nakita ko. Here's Kim Petras with Heart to Break. Oh, diba ka po? Ganda nung MTV nito. Ganda-ganda rin. Actually, una ko tong narinig, yung kapag, ano, pasok lang ng Spotify sa akin. Pag, talaga? Oo. Alam ng Spotify. Kilala ng Spotify. Bakla to. Mapatulog ko nga ang Heart to Break. So usually, bigyan nga to. Ang dating niya sa akin, parang, ay, tapos na yung playlist ko. Kasi tumutugtog na siya. Next siya yun. Kasi it's suggested. Suggested siya lagi lumalabas. Parang bakla ka, o, ito pa. Be more gay. Parang ganun. Tama. Saka ang ganda niya. Ang ganda niya. Like last year, sobrang naging crush ko siya. Tapos hiling niya si Paris Hilton. So meron siyang music video na nandun si Paris. Sobrang nakakatawa. As in, sobrang favorite niya si Paris Hilton. Diba? Kita naman sa aesthetic niya ate. Oo nga, kasi may pagka. First time ko lang din makita tong MTV na to. Kahit nagasgas na sa akin yung kanta. Totoo. Diba? Marami akong Kim Petras songs na gusto din eh. Ako din. Gusto ko siyang sayawin sa ano, like sa bar. Oo. Oo. Yung kahit nasa straight bar ka, tapos biglang tumugtog to, girl, pipilantik. Girl, ako din. Baka nagtitimpi ba kayo pag nasa straight bars kayo? Hindi naman sa nagtitimpi, pero parang eme lang, alam mo yung sakuhan lang. Oh. Ito rampa, girl. Eh kahit na nasa straight bar ako. Walang ano. Walang girl. Tama. Diba ang campy-campy? Sayaw-sayaw pa. Ito sobrang cute. Saan yan? At yung mga crystal na yan? Yung kay Superman? Oo! Superman, like, oo. Very gay. Like a gay Superman. Hoy, meron na. Oo, meron na. Yung anak. Mm-hmm. Ah, talaga? Yung ba yun? Canon pa siya. So. Yeah, I'm sure canon yung kanya. Ano yung sabi ng canon? Like, ano, officially part of a story. Hindi yung laki nung, ano niya. But pwede din, may possibility. Muputok din eh. So,
Tama. Tama din yun. Hmm. Kitantuwa ako dito. Ate girl. Kasi ang ganda-ganda niya talaga. Oh, kabog. And then, naging glass. Oh. Oh. Yan ang pasabog. Oo. Cut to. Ang ganda rin kasi nung, ano, yung lyrics. Parang, I don't care. I'll give you my heart for you to break. To break. Very vulnerable kaya yung song. Sobra. Diba? As a gay. As a gay. Na parang, oh, ito puso ko, wasakin mo. Wasakin mo. Exactly. O, oh, diba? Habang naghahabal ko push up na ganyan. Kemen. Diba? Mm-hmm. Kung ako yan, hindi lang puso papawasak ko, girl. I'm sure. Ikaw yan, eh. Tama. Ino mo, itsura nung ano? Tower? Diba? Falling. Oh, diba? Ah, sa kanya. Yeah. So, then sa mga nakikinig on Spotify, there were things said during the music breaks na kailangan nyo marinig. So, panoorin nyo to on YouTube para sure. Tama. Diba? Or you can share us your antenna. You're sailing away. Pwede yun, diba? Na parang sabihin nyo sa amin, aside from BL, ano nga ba yung mga pinagagagawa nyo? You share. Mm-hmm. At Twitter, because we're very active in Twitter at the Shippers. Yeah. So, i-hashtag natin yan, sailing away with Shippers. Ganun. Tapos, tama. Damay na natin kayo. Oo, diba? Kwentuhan to. Kasi alam mo, ituloy pa natin yung kwentuhan. Kasi may tanong pa tayong ano, hindi nasasagot. Parang, what's like the rurok of your pagkasawa from BL? Like, have you gone to that rock? Yeah, rock. Like, is there a point? You haven't pa. Kasi bakit you haven't? Kasi ngayon yung go-to ko, wala akong ibang go-to. Na... So parang imposible kang manawa. Oh, like for example, kung may mga diehard K-drama fan, ako BL fan talaga. Tapos si Kevin yung pinapa-sail away natin. Malamang siya pala yung maiwan sa atin. Oo, tayo pala dapat ang magsa-sail away. Oo. Solo podcast na pala. Oo. In fairness. Oo, ganun pala. Oh. Yung pala yung Shippers una at huling taon maliban kay Shipper may Kevin. Oo, siya pala yung mag-stay. Maliban lang kung halimbawa, ano, shipwreck talaga, like bite me. Kasi talaga, kaya nyo na yan. Na yun naman din, di ba, parang hindi mo siya bibitawan as a genre. But like, may bibitawan ka. Oo, may bibitawan na show. Kaya parang hindi ako, well, ako lang to, preference ko, na kaya hindi ako agree nga doon sa sinabi ni Shipper, tama ba, VP kanina, na parang, kasi it feels sometimes that it's work, kasi for me, it's not. Yeah. For me, it's a thing that I wanna do, kasi nga, that's my go-to. So, hindi siya work sa akin. And, sige, yung in rebuttal to that naman, parang hindi, I'm not saying na sa akin, I've felt like it's work na, but it does have a tendency sometimes na parang, kailangan panuorin. Siyang panuorin. Oo. Kasi, to be real, there are things na we love doing na no matter how many times we do it, diba? Parang tuloy-tuloy pa rin. But, tama na. Oo. May mga times in your life na parang hindi kasha yung mga ganong bagay, pero parang kailangan mo i-push through eh. Kasi, diba? Never ko namang nakita pa yung BLs and even this podcast na parang atrabaho to, ganun. Never. Kasi una sa lahat, wala namang sahod. Wala namang sa akin. Wala namang ma-feel na trabaho to, hindi ka naman sinasahod. It will never. Ikaw pa nga gumawa ng intro, ikaw pa nga gumawa ng... Pero, so, kasi ako naman. Try nga, yung art, diba? So, parang wala. Oo, diba? Wala naman talaga. Passion to, diba? Charat. Oo. Pero, ako dun sa point na if nanawa na ako ng BLs, it's more of, minsan hindi ko siya feel at a certain point in my life. Ganon. Na, parang it's not the kind of
story na I want to consume. Ganon. Ganong klaseng sawa. Yes. Pero moments lang siya. Hindi siya nagla-last for me. Parang this night, parang ay, parang ayokong BL yung papatulog ko tonight. Ganon. Ganong ano lang. Pero never pa ako talaga nagsawa na parang ayoko na. Ganon. It's, ano din eh, comforting din talaga kasi yung fact na nakikita mo yung mga ganong stories and you relate to it immensely. Parang. Tsaka, iba yung impact tama eh. Ka sa, ano, tama ka dun sa story, yung parang ayaw mo yung story na yan. Like, for example, well, yung gustong-gustong story na Diyos ko, gusto ko na mapanood is yung Cherry Magic, sorry, Shipper Eye. Sobrang gusto ko na mapanood lagi yun. Kasi diba nga, late na natin. Uy, by the way, inuulit ko siya right now. Ah, talaga? Oh. O, diba? So, ang saya. May mga kasi ganong story. Like, Pitch of Time, di ko na rin pinanood, di ko tinapos. Yung bala na kayo. Gets ko daw yung sinasabi ni VP though, kasi as your shipper na ano, madalas manood ng mga shows twice, times two yung speed. Yun yun. Balik, hindi naman sa, parang pag ganun, gusto ko lang din kagad mahusgan agad yung show. Hindi ko naman din bibitawan agad. Ako pa, kahit naman hindi BL, ako yung tipo ng tao na ano, tatapusin ko na yung show kahit na pangit na. Kasi gusto ko lang makaabot sa dulo. Kasi wala mo yung stop test. Hindi ko naman naumpisahan, diba? Ginawa niya yun. Oo. Like, kunyari, yung ano, yung charm, yung unang charm. Medyo pangit na yung mga latter seasons nun eh. So parang, ah, sige, panoorin ko na, tapos na. Ito na yun eh. Parang nandito na ako sa point na to eh. So, tapusin ko na yan. Ganon din ako sa, ano ba bang mga shows yung nag-disappoint yung ano, latter seasons. Will and Grace, yung original run niya. Yung original run ng Will and Grace. Tapos parang, nandito na ako, dito tapusin ko na, parang ganon. May ganon akong eme. And then C. Oo. Pero, yung kung sawa sa BL, sobrang nadama ko yun last year. Wala pa tayo nun. Yes, wala pa tayo nun. Parang tayo ba? Wala pa tayo nun. Ano ba yung wala pang The Shippers nun? Pero yun yung time na after ko mapanood yun together, sinunod ko yung Dark Blue Kiss, Come to Me, Theory of Love, and yung first 10 episodes ng Sotus. Sinunod-sunod ko yun. Sobrang, ugh. Ay, tas, ano, Until We Meet Again pa. Doon ako. Nakahaba nun. Hindi ko rin natapos. Kasi nga, yun na yung last ko nun, dun sa batch na yun. Tapos parang, ayoko na. Lord. Ano naman? Kasi inisang bagsakan mo naman kasi lahat pala. Oo, yun parang point na parang gusto ko madual-dual na ako sa BL. Yun na yun. Pero, parang, pero like, sa sinabi ni Kevin, as a baklang nabuhay for a very long time now, charot lang, centuries ago, but like ngayon lang nagkakaroon ng ano, ngayon lang nagkakaroon ng shows na may mga bakla front and center, di ba? So parang imposibleng hindi ko hanapin yun dahil exactly may ilang dekada na akong may ilang dekada, century. May ilang century na ako nabuhay na walang ano, walang baklaan sa TV and sa movies. Tapos ngayon, meron at na. At sa mga stone tablets nyo dati, wala rin baklaan. Oo, walang bakla dito. Ten Commandments, walang bakla dito. Tapos. Kaya nakuha tuloy ni ano. Nakuha ni Moses. Actually, kaya nakuha ni Moses yung kasi nilaglag ko eh. Walang bakla. Tapos. Ganon. Diba? Parang ngayon pa ba ako aayaw? Meron akong hinahain. Although, syempre, ano rin naman ako, like, tulad nga ninyo na nagfi-filter pa rin naman ako ng i-consume ko. Kung chararat, tulad ng Sotus, hindi ko tatapusin. Diba? Meron din akong controversial statement. Is it? Maybe. It has been a year. Pero yun nga, oo. It's been 4 years. 2016 pa yun, diba? Oo. And I mean, it has been a year na sinasabi ko na ayoko sa kanya. Tama naman. Never naman nabash siya yan. Hindi na surprise yun. Oo. And so I don't think abot ako sa point na magsasawa ako. If magsawa ako sa BL as a genre, ang daming shows out there na nag-feature pa rin naman ng mga queer. Yeah.
Mm. Queer ano characters tulad ng yung mga traditionally hindi BL, yung tutuusin yung Love Victor naman hindi naman siya ano, hindi naman siya talagang BL by definition. Yung Sex Education hindi naman siya BL, yung Unbreakable Kimmy Schmidt si Titus nandoon, yeah. Love story siya doon, hindi naman din siya BL. So yun, may mga talaga storyline na din talaga that's thank God. Oo. Ang lamang na naman itong BL na to, ito yung pinakamalapit sa atin by geographical and cultural proximity. Kaya rin tayo center, yun yung central point of the story. Oo. Center diba? Point. And so yun. Center point. Uy, ang tanda. Alam mo, never ako nakapunta doon. SM City Santa Mesa na siya ngayon. Oo, center point. Okay. Sorry, hanggang quad lang ako eh. Quad 1, quad 2, quad 3. Quad pa nung panahon mo. She's a Southie. Glorieta na ngayon. Yun. But last but definitely not the least point, I think mahirap nga din namang mahirap sa tanggalin sa sistema yung BL at the same time mahirap tanggalin sa sistema yung podcast na to. Kasi parang ano siya, infinite loop siya na we're doing this podcast because we watch BLs and we watch these BLs because we're doing this podcast. And parang other than makukwentuhan kayo ang shippers, 'di ba? Nakakwentuhan natin yung mga shippers nating nakikinig and it's wala lang, ang ganda lang to have that conversation happening and to look back now na parang, oh shit, isang taon na natin ginagawa to. And it didn't why? Even feel like a year. Gabi yung why are we still here? Charat. Hindi, but it still feels like we want to continue this conversation and there's still so many stories na we've yet to tell. Diba? And wala lang, and it's share. Just... Yes, and share kasi ngayon nga isang taon na tayo ngayon lang natin na share about ourselves may tatlong other shippers pa na pwedeng mag-share, 'di ba, about their lives. So ang daming kwento pa diyan at ang daming parang representation na dadating na conversation, so it's just a really really beautiful thing na we've built this show and this community of listeners. Oh, may ganoon. May pa-drama. Oo. So pag ano, kapag na ano na sila, nagsawa na sila sa BL, huwag kayong mag-alala guys, i-welcome ko ulit sila dito, dala ko yung matitira. Oo, parang stay away muna kayo dyan, tapos babalik naman. Yan, laging bukas ang ating ano, ang ating munting bangka, ganyan. Tama. Diba? Yun. Totoo. So yun, anyway, I think dito na natin tatapusin ang episode na to, no? Sure. Medyo napatagal na chikahan. Just this episode ha, hindi ang shippers. Ayun, pero sabi niyo kanina mabilis. Oo nga, eh tapos parang oh my god, kasi sa oras din pala tayo. Kumakanta yan eh. Oo, it's the songs. Pero di at dami rin nating chika, isipin mo 4 minutes lang yung songs each. So, ayun, bago tayo magpaalam sa episode na to, we'd like to remind everyone to follow us and subscribe on Spotify and YouTube and click the bell icon para ma-alert kayo every time there's a new episode. Kasi, yun nga, it's going to be very fun dahil gagawin pa rin namin to, tuloy lang ang paglalayag ng kabaklaan, diba? Kaya sponsors! Let's go! Baka naman! Let's go! Baka naman! Grabe naman UWTV, baka naman no, yung UWTV lagi na lang kami nang sinasabi naming VIP, 'di ba VIP? Oo. Ang dami nang nanonood, oh, charot. Tapos yung Netflix nagdadala na rin ng BLs dito sa Pilipinas. Parang Netflix, let's go, let's do something. Ganyan. Oh, let's do something. Pero ayun, Shipper Kevs na nila tayo mahanap pa on social media naman. Ah, nasabi ko na kanina. Oo nga. Wala lang, part ng spiel. Ayaw niya sabihin eh. Alam mo, kung meron kayong kuda na gusto i-share sa amin. Yan. Oo, nandito lang naman kami. Oo, for all your BL
stuffs. Fantasy. Oh, and fantasy. Kung gusto nyo anything na i-share, gusto nyo i-share about BLs and other queer content, andyan kami sa Twitter, Instagram, and Facebook. That's at TheShippersPH. So, pinaka-active kami sa Twitter. Just, you know, tag us. With your queer stuffs, yeah. And mga BLs, yan, nandiyan kami lagi. Mayroon gustong ipalayag sa amin, ano nyo lang yan, hashtag ilayag mo yan. And nasa tweets din namin ang directions on how to join our Discord server. So yun, andun din kami. Doon din namin kami nagpapalabas ng mga viewing deck ang aming ano yun? Palabas. Clutches across. Papalabas ng aming decks. Ang viewing deck. Usually, you know, may paparating na show ang GMM TV. So, Bad body. So, ayan, very excited ting ang mga kaganapan. And buhay na buhay pa yung BLs. Yes. Internationally. Yes. Locally, hopefully. Mag-resurface. May renaissance. Nga. Nga. Or, nga. Yun. So, naging The Sims bigla. Ano yung bed scene. Oo, diba? Buhay na buhay. So yun, sa mga shippers natin na nakikinig at nanonood, maraming salamat for joining us in this very special and a surprisingly very emotionally freeing episode. So abang-abang lang kayo para sa mga susunod pa nating episodes dyan. We'll hear you and see you again on the next one. Ako si Shipper VP na nagsasabing kahit na anong ilayo ng paglayag ko, balik loob pa rin sa BL. Taray, BL to BL. Lang heart ang ibibigay ko sa iyo to break, but everything for you to break. Ali ka dito, basagin ko ulo mo, dali. Everything. Saan? Violent. So, sige, at ako naman si Shipper Rai na if bet nyo mag-sail away for BL pag bumalik kayo, nandito lang ako. At nandito kami mga shippers. Ayun, paalam. Bye guys. Sail away. Sail away and come back. And sail away again. And come back again. And sail away and come back again.